So good morning guys, at nandito ako para magpasalamat dun sa mga taong nag-comment dun sa aking video ng kulam at dun sa mga nag-PM sa akin. Sobrang highly appreciated ko po kayo at alam kong napakadami yung gustong tumulong sa akin kung sino yung dapat makakausap. Kaya lang guys, kasi meron na kasi akong nakausap, so hinihintay ko na lang siya na kumontak sa akin sa messenger ko. And then meron na rin akong mga ilan na kinontak pero nag-thumbs up lang sila sa akin, siguro yung mga sikat na ano na yun na mga faith healer, ano. Kaya ayoko naman na pilitin yung sarili ko sa kanila dahil siguro marami rin silang kausap, di ba? Sa mga nag-PM sa akin guys, maraming salamat sa inyo at alam kong lahat kayo ay gustong makatulong sa akin. Sobrang galak na nararamdaman ko guys. Hindi ko kasi kayo maisa-isa lahat dahil siguro mga nasa 200 lahat ng mga nag-PM sa akin, ano. At yung iba ay pare-pareho yung mga pinapa-ano nila sa akin na pinapakausap nila sa akin na faith healer nga daw na sikat sa Pilipinas. So sobrang thankful ko sa inyo guys, talagang sobrang galak ng lola nyo. And dun sa mga nagbibigay ng idea sa akin paano gumawa ng anting-anting, pangontra, ay gagawin ko po yan at tatapusin ko lang talaga lahat ng mga ginagawa ko ngayon. Sobra kasing busy talaga ng lola nyo guys. Dun sa kumukontak sa akin dun sa messenger ko, hinihintay ko pa siya guys kasi para ayoko naman sabihin niya na pinapangunahan ko siya na kinausap ko na siya tapos may kinausap pa tayong iba. So magsi-second opinion din tayo pero unahin na muna natin yung sa kanya. So may kukwento lang ako sa inyo guys kung kailan nag-start yun. So mga 2 years ago na yun, nung unang-una ko nakakuha ng buhok. Diba tayo kapag kumakain tayo, usually nakakakuha tayo ng buhok sa bibig natin. Pero on the spot guys, habang kumakain tayo, kasi diba mararamdaman nyo yun, diba pagka nasa lusod nga tayo, daman-daman natin yung kahit nakakapiraso. So ganun din yun sa bibig natin kapag nakakain tayo ng buhok. Alam natin yan, kaya nahuhugot kagad natin o natatanggal natin sa pagkain, diba? Tapos ang magtataka ka guys, kulay puti talaga siya na nakukuha ko sa lalamunan ko. Eh, hindi naman ako guys nagpapahaba, nagpapaiksi ng buhok ng ganong kaigsi. Dahil nakita nyo naman yung buhok ko nun, di ba? Hanggang baywang. Tapos kailan lang ako nagpagupit ng maigsi. Tapos yung mga anak ko guys, mahahaba din ang buhok niyan at wala silang puting buhok. Yung asawa ko naman ay kulot ang buhok niya, no? May pagka-natural at hindi siya nalalaglagan na buhok sa pagkain ko. Alam nyo kung bakit? Kasi nga, pag nagluluto ako, wala naman dun yung asawa ko. Kapag ka kumakain ako minsan solo lang ako dahil nga ang asawa ko ay tulog pa pagka ganong oras dahil nga sa gabi ang trabaho niya. So imposible yon guys na malagasan ng buhok yung asawa ko habang ako ay kumakain. And then may nag-comment naman sa akin na baka daw buhok ng mais kasi nakita niya ako last time na kumakain ako ng buhok ng mais. Hindi naman yun buhok ng mais guys, kasi mararamdaman nyo kapag buhok ng mais pag ginanyan mo ay napipigtas siya at ano siya, yung iba-ibang texture niya. Alam na alam nyo yan. And tapos may isang nag-comment, ang sabi niya ay baka naman daw nylon siya. Ibang-iba po ang nylon. Ang nylon guys ay hindi mo mai-stretch at saka yung kanyang texture ay ibang-iba. Tapos may isa naman nag-comment, sabi baka daw buhok ng asawa ko. Ito na nga guys, natatawa nga ako. Alam nyo ba, nung itong huli ay nung nakakuha ako ng buhok, sabi ko pa nga sa asawa ko, hindi kaya sa'yo yan. Kasi talagang ano guys, nung siguro mga pang ilang beses na kasi, di ba siya, syempre parang naano ka na nun na parang kakaiba na to, parang hindi na to normal, di ba? Tapos nung pinakita ko sa asawa ko, sabi ko, hindi kaya, sabi ko sa'yo to habang natutulog ako, sinusubo mo. Alam nyo yung asawa ko, hindi nagdalawang isip guys, binuksan yung ilaw, kasi nasa opisina siya, pag sa opisina ang asawa ko, patay ang ilaw kasi nga, yung monitor niya, nakakasilo kasi yun. Tapos, nagubad talaga kagad siya, ayan, i-check mo, alam nyo ba guys, hindi ko nakikita yung ari ng asawa ko sa liwanag kasi nahihiya akong tingnan. Nahihiya rin siya sa akin ipakita, pero nung pinagbintangan ko nga siya, todo ba siya, ayan, i-check mo kung meron. Siyempre, kulot na kulot talaga at itim na itim yung sa asawa ko, kaya hindi talaga kanya yun. Tapos, nung nag-post ako nung last month, guys, kung matatandaan nyo yun, nasa biyahe kami ng asawa ko noon kasi namamalengke kami sa city. Tapos, sabi ko, tingnan mo, may lalabas na ano sa akin na buhok. Pero hindi ko siya binidyo kasi nga yung mga ganun guys, hindi ko na binibidyo dahil ang content ko talaga ay farming. Alam niyo naman yan, di ba? Bihira ako mag-post ng hindi about sa farming. Yung about nga sa kulam, kasi private ko na ba siya? Parang hindi ko naman kailangan ipangalandakan na, di ba? So, yung time na yon, hinugot ko dun sa bibig ko, tapos pinakita ko sa kanya, sabi ko, tingnan mo, may kumakati na naman sa lalamunan ko. Tingnan mo, panigurado po yung buhok na naman to. Tapos nung hinugot ko ang ganyan, natakot yung asawa ko. Sabi niya, hala, hindi, sabi niya, ano yan, kakaiba yan, hindi na yan normal.
Alam nyo, kahit na malayo yung pupuntahan namin na temple, 1.5 hour, biniyahe talaga namin yun, guys. Alas 6 ng gabi na kami nakarating doon, mga 6:30. Kasi sarado na yung mga temple dito ng ganong oras, guys. Kaya lang, since yung pinupuntahan namin ay hindi siya naglalak, open talaga siya sa tao, kaya okay lang. Sa pumili talaga yung asawa ko, although ako may ayaw na, sabi ko next time na lang. Sabi na sa ako, hindi kailangan makontra natin ngayon yan at isurrender mo yan doon. So, kaya yun yung post ko nung last month. Pero picture ko lang yata yun, o video, na short video ko lang yata yun na na-post na. Tingnan nyo, guys, normal lang ba na nakakakuha kayo ng buhok sa inyong lalamunan? How many times na yan, guys, nag-post ako? Picture naman yung mga kauna-unahan kong post. Pero parang pangatlong beses ko pa lang to na post. Ngayong ano ko, yung binidyo ko na. Tapos nung, yun nga, nung isang linggo, naglilinis ako ng studio ko kasi nga ay naghahabol ako ng mga benta. So gusto ko malinis yung area ko kapag ang trabaho ko. Yun na, nangangati yung lalamunan ko. Siguro mga alas 12 na ng gabi yung alauna. Tapos, sakto, hawak ko kasi yung camera ko dahil nga nakikinig ako ng music. Kaya yun yung na-video ko, guys, ng actual na talagang nahugot ko siya sa lalamunan ko. Alam nyo, kahit na buhok, parang mararamdaman nyo talaga yan, di ba? Kapag ka natinik nga tayo, damang-damo naman, parang merong ano dito, something dito. And then, ang nakakapagtaka, guys, kusa siyang umaakit sa lalamunan ko. Tapos, magugulat na lang ako, nasa dila ako na siya. Kaya yun yung parang sinusuka siya ng sarili kong katawan, no? So, ayun, tapos paghugot ko, yun na nga yung pinakita ko sa inyo na buhok talaga siya. So, sa mga nagsasabi, ang cool ni Madam, hindi wala nagpapanik. Kasi nga, guys, pang ilang beses ko na yan. Tapos meron nagsabi sa akin na as long naka-diamond nga daw ako ay hindi ako magiging apektado. Kaya siguro, guys, hindi niya ako masyadong magalaw dahil nga mahilig tayong mag-alahas ng naka-diamond. Nakikita niyo palagi kung suot yan. Sabi nga ay magandang daw pangontra ang diamond sa mga nananalbahe. Tapos alam niyo, guys, kung bakit naniniwala ako na may sumasalbahe sa akin. Eto na, di ba last June, nakapagpa-general check-up kami ng asawa ko. Tapos lahat ng result ko, guys, ay clear. Blood test, IHE, stool, x-ray, heart, colonoscopy, MRI, hearing. Walang problema sa akin, guys. Isa lang ang naging nakita sa akin ay yung tumataas yung blood sugar ko. Kasi nga, guys, ang sakit namin o lahi namin ay diabetic. Ang side ng tatay ko, yung lola ko, yung mga tito ko, namatay lahat sila sa diabetes. Tapos yung mga tita ko ngayon, yung tatay ko, plus yung mga kapatid ko na mas bata pa sa akin, nagme-maintenance na, guys. Dahil nga lahi na, kumbaga, nasa dugo na namin 50% na diabetic kami. Kaya kung hindi kami mag-iingat, ay pataas na lang yun ng pataas. Kaya nagtataka kayo lately doon sa mga vlog ko, ay medyo iwas ako sa asukal. Kasi yearly talaga tumataas yung glucose. Although, nung last 2 years ago, normal lang yung glucose ko. And then dahil nga, nagpa-farming tayo, tapos mahilig ako dun sa mga crops, dun sa mga, sa condensed milk, naalala nyo yun pagka kumakain ako ng strawberries, tapos ang tatamis kasi ng mga prutas dito, guys, tsaka ng mga gulay. So, hindi pa naman ako diabetic, kaya lang, ayoko kasi na magpakasiguro na hindi siya tataas ng continuous, kasi alam nyo na, farming yung hobby natin, so puro crops yung tinatanim natin, matatamis na mais, na melon, pakuan, so hanggat maaari ay ako na yung nagko-control sa sarili ko, kasi mahirap na, di ba? Kasi kapag ka nagme-maintenance ka na, marami ka ng pagkain na hindi pwedeng kainin, kaya ako na yung nagko-control sa sarili ko. Clear lahat. Tsaka yung anemic pala, guys, mababa ang dugo ko. 60 over 54 lagi ang dugo ko. Minsan 57, minsan 60, yung ganun. So, hindi tumataas ng 70, 80 yung dugo ko, guys. Kahit nasabihin nyo medyo matuba, majuba ako, hindi ako nagiging high blood or hindi tumataas yung dugo ko. Lalo na kapag ka after ng mens ko and then bago yung mens ko. Talagang low blood ako palagi. Tapos kulang ako palagi sa tulog kasi madalas ay naghahabol ako ng benta ko sa gabi. Tapos nag-i-edit pa ako. So, medyo mahirap talaga lalo na kapag ka-vlogger nanay ka, guys. Kasi ikaw yung nag-aasikaso sa bahay tapos ikaw lahat ang gumagawa ng ano mo, ng negosyo mo, ng business mo. Plus yung pagbablog pa natin, no? Kabalik tayo dun sa kulam. So, clear lahat, guys, nung aking medical. Ang nangyari, guys, ganito. After pagkalabas ng result ko, so clear lahat. Nagtataka ako, last June lang yung result ko, first week of June, lumabas yung result namin. And then, sa loob lang ng, after lumabas ng result ko, sa loob lang ng 2 linggo, guys, naka-4 na balik yata ako sa doktor o 5 balik sa doktor. Alam nyo kung bakit. Iba't ibang klaseng sakit yung naranasan ko. Unang-una, ang unang-una, guys, nagtataka ako kasi ganito.
Ang una, pinacheck up ko lang muna yung puso ko kasi nagpa-palpitate ako, guys. Kasi natatandaan nyo, meron akong video na na-upload nun na habang gumagawa ako nung trellis ko, medyo muntik ka na akong mag-collapse dahil naman yun dun sa vertigo ko. Kasi nga low blood ako. So medyo natakot ako kasi nagpa-palpitate din ako, guys. Although hindi ako masyado mahilig sa kape. Nagpa-palpitate ako, biglang dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug. Tapos bigla siyang magre-relax. Madalas yun. Kaya ang ginawa ko, pina-check up ko sa doktor. Sabi ko baka merong heart enlargement o may nangyayari dun sa puso ko. Tapos pumunta kami sa doktor. Ayun, sabi naman ng doktor, ay normal lang. Wala naman akong sakit. Kahit na anong test ang ginawa sa akin, walang makitang sakit, guys. So, ang sabi ay normal lang yun. After 2 days nung pagpapacheck up ko na yun, guys, isang gabi, gumising ako ng naghihingalo. As in yung natutulog ako, guys, tapos bigla akong napabalikwas na ganun. And then, ang itsura ko dun sa kama namin, nakaganyan ako. Kasi naghahabol ako ng hininga. Alam niyo kung paano ako huminga nun. Ganun ako huminga, guys. Alam niyo kung bakit. Nanigas yung yung esophagus ko, yung daanan ng hangin ko, na parang ang pakiramdam ko, guys, ilang minuto na akong nalagot ng hininga. Hindi na ako humihinga. Then yung pakiramdam ko noon ay hilong-hilo ko, guys, na parang akong nakainom ng tequila. Kumbaga, guys, sa ilang minuto na hindi ako nakakahinga pala habang ako ay natutulog, ay nagkukulang na ng oxygen yung utak ko, kaya ako hilo. Ganun yung paliwanag sa akin ng doktor. First time nangyari yun sa akin, guys, na takot na takot ang asawa ko. Alam nyo, nung narinig niya na may humihinga. Kasi pinipilit kong higupin yung hangin, guys, kasi wala talaga akong kahangin-hangin na parang nanigas. Ang pakiramdam ko, matigas na matigas na matigas yung lalamunan ko, na pinipilit kong higupin yung hangin papasok sa katawan ko. And then narinig na asawa ko, pumasok siya. Tapos ang ginigising niya, si Akari, hindi ako. Kasi nga, nakasabsab akong ganyan. Tapos nasa tabi ko si Akari. So akala niya, ay ginigising ko si Akari. Tapos sabi niya, huy, sabi niya kay Akari. Sabi ko, chika, ako yun. Tapos alam niyo, guys, yung boses ko, hindi siya yung normal na ngayon nagsasalita ko. Yung boses ko parang, hindi ako kahinga. Ganun ako sa asawa. Tapos for how many minutes yun, guys, na ganun yung pakiramdam ko. Na para ako naghahabol ng hininga. Although na-relax na ako, pero yung boses ko iba pa rin eh. Parang matagal nang nanigas yung lalamunan ko. Ganun yung pakiramdam ko, guys. Binabangungot ako, guys, pero nung time na yun ay hindi ako nakaramdam ng panaginip, hindi ako binangungot. As in, bigla na lang akong tumayo na naghahabol ako ng hininga. First time nangyari sa akin yun, guys. Sabi ng asawa ko, sige, bumalik tayo ng doktor. So hinintay lang namin mag alas 8, guys, kasi yung asawa ko pang gabi yun, hindi yun natutulog sa gabi. Ang tulog niya ay sa umaga. Hindi na siya natulog nung time na yun, guys, tumakbo talaga kami ng hospital kasi nga ay kakaiba yung nangyari sa akin at medyo nakakatakot, diba? So, ito yung pinost ko noon. Kung matatandaan nyo, diba? May parang machine ako dito. Na picture lang yung pinost ko, diba? Kasi nga, ayoko na nga nagpo-post ng mga ganitong klaseng ano. Kasi yung iba kasi ay negative na tao. Alam nyo na yung sasabihin, for views lang yan. Diba? Kaya ang inano ko lang ay yung picture ko lang na yun, na may machine ako dito. Kasi yun yung time na yun, guys, na napasugod kami ng hospital. Dahil ngayon yung sabi ko nga sa'yo na naghahabol ako ng hininga. Para yun, ma-detect naman. Although na, check up na ako lahat, guys, na x-ray, na ultrasound, na kung may nangyayari ba sa puso. Kung wala, guys, normal na normal talaga. So, para maging relax yung pakiramdam ko, ay nilagyan ako ng machine. Ay, hindi pala. Yung machine pala na yun, nilagay pala yun sa akin yung una kong check up. Doon pala kinabit yung machine. And then, nung pagkatanggal ng machine, after 2 days nun, yun pala yung time naman na saktong yung gising ko na yun, na parang nag-stop yung heartbeat ko, tapos nagising ako na naghahabol ng hininga. So yun pala yun, kaya hindi siya na-trace ng doktor. Yun, bumalik pa kami ulit nun sa doktor. Sabi nga namin kung ano yung nararamdaman na yun. Wala rin ma-explain, guys, yung doktor dun sa nangyayari sa akin. Expert na yun, guys, ha. Tapos ngayon, di syempre, ang sabi na lang ng asawa ko, sige, okay na yun. Total, at least clear, walang ano problema sa'yo. Tapos ngayon, after 3 days naman, guys, sabi ko nga sa inyo, halos sa loob ng 2 linggo, 5 beses yata ako nagpunta ng doktor. Limang beses yata kami nagpunta ng hospital. Tapos naiya na nga ako sa asawa ko magpa-check up kasi siya yung nagbabayad. Kasi dito, guys, may insurance man, may participation pa din kami kung magkano yung babayaran. Lalo na kung gumagamit ng mga machine, ng mga lab, may extra bayad dyan, minsan na 1 lapad, ganun.
yung binabayaran. So, nahiya naman ako sa asawa ko na kada punta, kada may nararamdaman ako punta kami ng punta. Pero yung asawa ko ang nag-i-insist palagi na magpa-check up kagad kami kapag kami nararamdaman ako. Tapos, after 3 days, guys, eto naman ang sumakit sa akin, si Mora. Ngayon, ang nagtataka ko, guys, kasi hindi naman ako totally nalilipasan ng gutom. Although, naisip ko na baka may ulcer ako kasi nga nung dalaga ako ay may ulcer ako. Pero, kasi noon, lagi akong gutom. Dahil nga, tanda ng kahirapan namin, wala kaming makain palagi. May nagka-ulcer ang lola nyo. Kaya ngayon, yun lang din yung naisip ko na baka meron ako. Pero hindi naman ako laging nalilipasan ng gutom. Kasi kahit papano ay iniinom ako ng gatas bago ako matulog. Ganun. So, para hindi ako matulog ng gutom. Tapos, sobrang sakit niya, guys. Tiniis ko yun ng 3 gabi. Kasi nga ayoko nang takbo ng takbo ng hospital kasi nahiya na nga ako sa asawa ko. Tapos hindi na ako pinapatulog, guys, kasi sabi ko kakaiba to, kasi gumigising pa talaga ako, guys, ng alas 2 para manghingi ng tsaa, kasi every time na iinuman ko siya ng tsaa, dun lang na humuhupa yung sakit, tapos matutulog na ako. Natataka ako, sa gabi siya nasakit, kung kailan natutulog ka. Tapos sabi ko, hindi na to normal, sabi ko, mahal ko, baka may ulcer na ako. Sabi ko, punta na tayo ng So, ako na nagpadala. After 3 days lang yun siguro nung kakapunta lang namin. Alam mo, sabi nga nung doktor, oh, kamusta na yung ano mo? Ano naman ang nararamdaman mo ngayon? Parang ang tingin nila, guys. Parang masyadong madaing naman itong babae na ito. Ang daming nararamdaman. Hindi nila alam, guys, na ano lang kami, health conscious lang kami ng asawa ko. Kaya kapag may masakit sa akin ng asawa ko, tinatakbo, pinipilit kagad ako dyan na magpa-check up. Tapos, sabi nga nung doktor na yun, ano nga yung ham niya, ano naman ngayon yung nararamdaman mo? Sabi ko, masakit yung sikmura ko. Tapos tinest ako, guys, wala rin makita. Clear lahat, walang problema. Alam niyo yung after nga lang kasi ng general check-up ko, guys, colonoscopy na yun. Papasukan ka ng camera sa, it's either sa puwet, sa bunga nga eh. Ganun yung pag-check-up dun sa amin para makita yung bituka mo. And then, meron pang isang check-up na ginawa sa amin, yun yung iinom ka naman ng Valium or yung... Parang purong-purong chok yun, guys, na isang baso. Iinumin mo yun nang wala kang ibang kinain, kundi yun lang ang iinumin mo. Yun yung para kumalat sa sikmura mo. And then, nasa isang machine ka ganyan, paikot-ikot ka nun, inaalog-alog yung tiyan mo kasi para makita kung merong something dun sa laman loob mo. Pero wala talaga, guys. Clear talaga yung sikmura ko. Kaya nakakapagtaka din na after lang ng ilang linggo na lumabas yung result ko, eh, meron na akong nararamdaman noon. Sir, hindi naman ganun kabilis yun. So, clear talaga, guys, lahat. Walang nakitang sakit sa akin. And, dito na, guys. Siguro mga ilang araw lang din to, guys. Alam nyo, ang sumakit naman sa akin dito, sa area na to, yung... Ang nasa isip ko, guys, pancreas ba yun? O pancreas ba yun yung sa area na to? Alam nyo, guys, hindi ka agad ako nagpatakbo kasi inintay ko na muna. Sabi ko nga sa inyo, pag may nararamdaman ako, hindi ko agad-agad tinatakbo. Ang problema, guys, 3 gabi na akong hindi nakakatulog. Kahit na anong position ko, hindi ako basta makaganyan kasi masakit. Alam niyo yung bloated. Kasi natatandaan ko, kaya hindi ako nagpatakbo sa hospital agad noon. Kumain kasi kami, nung kakapacheck up ko lang noon, galing lang kami sa check up, sabi ko kain tayo ng Indokare. Eh yung naan nila, yung naan cheese nila, mabigat sa tiyan yun, guys. So umuwi kami ng bahay kasi gabi na, hapon na. Tinulog ko siya. So ang feeling ko, bloated lang ako kasi nga naan cheese siya. Ibig sabihin, ay mabigat siya sa tiyan. Ang natataka ko, guys, kinaumagahan, mabigat pa din yung tiyan kung masakit talaga, na parang yung busog ka. So, ang inisip ko, sobrang busog ko lang, hindi lang ako natunawan. So, ang ginawa ko, ininuman ko siya ng Korak, diba, para makapupo ako. Tapos, guys, sa umaga, okay naman siya. Pagdating ng gabi, guys, doon ako sinusumpong ng sakit, ang kirot dito. Hindi ako makatulog ng left, hindi ako makatulog ng right, hindi ako makatulog ng straight. Parang alam niyo yung masakit siya dito, pero yung sakit niya, parang pumipinting na pa ganun pa kalat. So sabi ko, parang hindi na to normal. Hindi kaya naputukan ako ng appendix or pancreas. Sabi ko ganun sa asawa ko, baka yung pancreas ko may problema, yung panunaw, ganun. Tapos, tinis ko pa siya ng 2 gabi. Sabi ko kasi, naitutulog ko pa siya. 3 gabi, guys, hindi ko na maigalaw yung katawan ko. Hindi na ako makatayo basta-basta na bigla ang tayong ganun. Hindi.
kailangan dahan-dahan akong tatayo kasi ang sakit talaga niya, guys. Kumalkutakbo na tayo ng ospital. Sabi ko, iba na to, baka mayroong ano na pumutok na sa ano ko dito. At pumunta kami ng doktor, ano. Sabi niya, oh, kamusta na yung ano, pakiramdam mo, ano naman ang problema ko ngayon. Tawa ko na tawa doon sa doktor. Sabi ko, kasi ngayon naman, sabi ko, Dok, nasa left naman ngayon yung nararamdaman kong masakit. Sabi ko, masakit talaga. Tapos, hindi nga ako makalakad, guys, ng diretso. Mabagal lang ako maglakad. Kasi nga, parang pag natagtag ako, parang ang sakit-sakit niya, guys. So, nung pinahiga ako ng doktor, tapos kinapaya niya, pag pinupush niya, guys, ang sakit dito sa area na to. Ginagano niya yung area na to. Masakit talaga. Tapos, yung sikmura ko, pag ginagano niya, okay na naman siya. Ngayon, sabi niya sa akin, ay, sabi niya, baka ano na yan. Appendix na yan, sabi niya ganun. Appendix yata yun, yung sinabi ng doktor. Tapos, ayun, pinunta niya, dinala niya na ako sa ultrasound. Alam nyo guys, even pagpunta sa ultrasound, paghiga dun sa ultrasound, alam nyo yung pag-uupo ako that time. Last June lang to, hindi lang ako talaga ma-vlog kasi guys, hospital yun. So, nakakahiya din dito kasi kapag lahat na lang, iba-vlog mo, diba? So, pag umupo ako ng ano, nung time na yun, ganyan lang ako umupo, guys. Ganyan lang. Tapos, hihiga ako, kailangan. Pag ganun lang ako gumalaw. So, hindi ako magalaw na magalaw talaga that time. Kaya, hindi lang ako pala post nun. Kasi nga, ang content ko, ayoko na mamahaluan pa ng kaik-ikan. Kasi alam nyo na, sasabihin ng iba, di ba? Napaka-negative kasi ng mga tao. For the views lang yan. Tapos, hihimiga ako ng unti-unti. Diyos ko, ang tagal ng doktor bago dumating. Kasi nga, ano siya, siguro, meron pa siya iba na si kaso. Mga 5 minutes lang naman siguro ganun. Tumayo ako, guys, kasi hindi ako makatagal ng nakahiga. Masakit talaga siya, makirot kapag ka nakahiga. Tapos sabi nga nung nurse, ay, gumenasay. Sabi niya, bakit ka nakatayo? Masakit pag nakahiga. Sabi ko, oo, hindi ko kaya. Tapos nung in-ultrasound ako ng doktor, guys, wala rin nakita. Clear na clear din yung aking, ano. Sabi niya, wala naman. Sabi niya, okay naman, wala namang, alam ko, may video ko, titignan ko kung na-video. Ay, hindi ko pala siya na-video. Kasi naiyak ako, guys, sa mga sa mga doktor kasi pinagbabawal na ngayon dito sa Japan, guys, yung kapag ka mga medical record mo, ipipicturean mo o bibidyo mo, pinagbabawal na dito sa hospital dito o mga check-up. Sabi ng doktor, ay clear nga. So, syempre na paano naman ako napalagay naman ng pakiramdam ko dahil nga ang importante ay clear ako. Ang problema, guys, yung pagtayo ng doktor, hindi ako makatayo kasi ang tagal kong nakahiga kasi ang tagal noon, guys, papakaganin ka, tapos ganun. Mga 30 minutes siguro niyang inu-ultrasound kasi nga to make it sure dahil nga ako yung nag-i-insist na masakit talaga, hindi ako makatulog, lagi akong puyat. Ako yung nagsasabi sa kanya. Tapos ngayon, umalis na yung doktor, umalis na din yung nurse. Hindi ako makatayo. Ang tagal kong nakaantay. Tapos sabi, oo. Tapos nakita ko nung nurse kasi nga sabi niya, ay gumina sa sabi niya, hindi kita naalalayan. Tapos ayun, paglabas ko, sabi sa sawa ko, clear lahat, wala akong nararamdaman na kahit ano. So guys, yung doktor na yun, napakabait talaga. So, nung tumakbo kasi kami Sabado, half day lang yun. Actually, dito sa Japan, guys, mga clinic lang. And then, papadala ka nila sa mas malalaking hospital, yung mga specialist na talaga na malalaking hospital. Kapag pupunta ka doon, kailangan mo ng recommendation from doktor lang. Hindi ka pwede pumunta doon. Or else, magbayad ka ng mas mahal. Kasi nga, pag ano ka, yung walk-in ka lang, hindi ka nirekomenda, ay hindi ka basta-basta makakapag-check up doon. Unless, magbabayad ka talaga ng mahal. Tapos noon, guys, dahil sabi nga nung doktor sa akin, sige, kung gusto mo makasigurado, second opinion, ay pumunta ka sa ganitong hospital. So, binigyan niya ako ng letter recommendation para magpa- CT scan naman, guys, kasi nga ay baka hindi nga lang siya nakukuha ng ultrasound. So ayun na nga, napunta tayo ng malaking hospital noon. Ang ginawa sa akin, guys, ay kinuha na ulit ako ng blood test, ano pa ba yung chinekap sa akin, ultrasound ako ulit doon. Tapos yun nga, nagpa CT scan tayo kung saan yung machine na papasok kayo doon. So ito, guys, every 3 years nagpapaganyan kami ng asawa ko CT scan. From ano yun, from kaugat-ugatan mo makikita ang problema mo sa katawan, guys. Medyo pricey nga lang yun. Nanay ko yung nag-tourist dito, pinaganon din namin, no? Para ano, ma-check up siya. So ayun, nakita sa nanay ko, malabo yung mata niya, medyo mahina yung pandinig niya. Tapos may mga ano siya sa baga, may nakita siya mga particles ng plastic kasi nagtrabaho pala siya sa factory. Ang galing, guys, nung ano na yun. Kaya yung mga mayayaman sa Pilipinas,
ugaliin yung magpa-general check-up dito sa Japan kasi napakaganda nung ano nila na yun, talagang kaugat-ugatan makikita kung may napatid, kung may barado. So ayun, nagpa-CT scan naman yung lola nyo, pero yung CT scan sa akin sa area lang ng chan kasi nga yun lang yung problema ko. Meron din sa ulo, actually nagpapa-CT scan din ako sa ulo kasi yung time na tong sumasakit ang ulo ko palagi kasi parang may piso-piso na masakit sa ulo ko, guys, na nadediretso ng migraine. Sobrang sakitin ang ulo ko, guys. So, pina-check up ko yung pina-CT scan ko. Okay naman, clear naman. And then, so, yung sa chan naman, wala. Talaga, guys, pati yung dugo ko nakuha na normal lang. Yun nga, low blood nga talaga yung lola nyo. Tapos, alam niyo, yung nag-BP sa akin. Ay, sandali, baka sira yung pang-BP ko. Hindi ko pinapaliwanag na muna na talaga yun yung normal na dugo ko na lagi nakuha sa kinuha niya talaga yung manual. Kasi yung, alam niyo, yung parang di kuryente niya. So, sabi niya parang sira yung ano ko. Kinuha niya na yung demand one. Kaya, ayun, inano niya ako. Binipi niya ako ulit. Tapos, siniram niya ulit yung sa kasamahan niya. Tingin nga baka yung sayo umukoy. Sabi niya, normal mo ba talaga yan? Sabi ko, oo, ganyan talaga yung ano ko, yung dugo ko. Although, hindi ko naman kailangan salina ng dugo. Kasi dito sa Japan, guys, hanggat maaari, hindi ka bibigyan ng mga iron, supplement, mga ganyan. Ang sasabihin nila sa'yo, ikain mo yan ng masustasyang pagkain katulad ng mga atay ng manok, yung mga steak na sariwa, kailangan ay healthy sa pagkain sila. Kahit buntis, guys, hindi uso dito yung bibigyan ka ng papakapit, bibigyan ka ng vitamins para sa pinagbubuntis mo. Hindi sila nagre-recommend ng ganun. Talagang lahat ay natural. Pagkain mo, kailangan siya babawiin yung mga vitamins na kailangan mo. So, ganun din yung sa akin sa pagkakukulang ng dugo. Sa pagkain lang talaga siya. So, ayun, clear, guys, lahat ng aking medical record, no? Wala. Thanks God talaga na wala naman talagang sakit na nakikita sa atin. So, diba, magtataka kayo, guys, kung ano-ano yung naramdaman ko. Nakwento ko to sa hipag ko lang na nasa Australia. Shout out kay Regine Bicolana Samaritan. I-follow nyo siya, guys. Sobrang bait niyang hipag ko na yan. At lagi yang tumutulong doon sa mga kababayan natin sa Pilipinas. At thankful ako sa kanya kasi dahil sa kanya, guys, kaya ako nag-push mag-vlog at siya rin yung lagi nating kausap kapag kami problema tayo. So, tsaka yung kapatid ko din dito na nasa may Yamanashi. So, sa kanila ko kinukwento yung nararamdaman ko kasi talagang as in iba, guys, na lagi ko na may na-emergency tapos wala naman nakikita, clear na clear. Although thankful ako, guys, wala nakikita sa akin. Kaya lang hindi ma-explain, di ba? Paano yun na nangyayari sa akin yun? Pero thankful na lang din ako siguro dahil malakas din yung pananampalataya ko sa Panginoon. Kasi may nagsasabi sa akin, hindi ka kasi paladasal, hindi ka kasi nagdadasal. Guys, kahit pagpupuko, ipinagpapasalamat ko palagi sa Panginoon yan. Wala akong oras na hindi ko ipinagpasalamat sa Panginoon. Nagpupuko nga lang ako, guys. Sabi ko nga sa inyo, nagte-thank you ako, kinakausap ko si Lord. Hindi ako pala simba, yes, inaamin ko yan. Kasi guys, hindi ako naniniwala sa mga nagsisimba-simba kasi nga yung iba nagsisimba yan pag uwi ng bahay, palamura, palaaway, palachismis, 'di ba? Kasi ako yung tipo na parang mga hapon, wala silang sinasamba pero nandito ang Panginoon nila. So sa gawa, kumbaga, sa laman ng puso, ng isip, nangan ay isasagawa mo. So ako, guys, even pagpitas ng mga halaman, ng mga gulay, kada yan pinipitas ko yan, guys, ipinagpapasalamat ko yan sa Panginoon, doon sa halaman, kahit ang kotse ko, guys, kapag binabiyahe ko yan, hanggang pagbaba, tinatouch ko yan. Thank you sa ano sa pag sa safe biyahe natin. Maraming salamat sa iyo. Ganun, guys, ang lola nyo. Wala akong bagay na hindi pinagpasalamat sa Panginoon. Even problema, guys, pinagpapasalamat ko yan sa Panginoon. Kaya wala akong bagay na hindi pinagpapasalamat sa Panginoon. Kahit na mga problema pa yan, guys, ay hindi ko yan ginawang reklamo, hindi ko yan ginawang problema. Dahil alam ni Lord na malakas ang pananampalataya ko sa Kanya. Kaya kahit na problema yan, guys, alam niyo hindi ako yung bakit, Lord, bakit ako ganito, ganyan, ganyan. Hindi. Lagi ko sinasabi sa Kanya, thank you, Lord, at mas pinipili mo kung bigyan ng ganitong klaseng problema dahil para mas maging matatag ako, para mas ma-appreciate ko yung mga bagay na wala yung iba na meron ako. Ganyan ako, guys, magpasalamat. Kasi nga, positibong tao ako. Hindi ako yung, awayin mo nga ako, guys, eh. Wala akong ano, wala akong reaction. Ako yung masasabi ko sa inyo na walang kwentang kaaway. Kasi murahin mo ako ng murahin, ay ibabalik ko lang sa'yo, oo nga, ganun ako talaga. Pag sinabi mong bobo-bobo mo, sasabihin ko lang sa'yo, oo nga, ang bobo-bobo ko. Kasi wala akong kwentang kaaway, guys. Ganun ako talaga. Kaya sabi ko nga sa inyo, kapag ka meron akong halimbawa, yung pamilya ko, hindi ko nakasundo, wala akong sinasabi na anong kahit na masasakit na salita. Ang ginagawa ko lang, binablock ko na lang kaagad. Ako yun, kasi guys, ako yung tipo na ayoko nagsasalita
kapag kagalit. Kaya kahit sabi ko sa'yo, kahit yung asawa ko, takot yan sa akin kapag kagalit ako kasi hindi na ako nagsasalita. Hindi ako magkukwento, hindi ako kikibo. Tahimik lang ako. Kasi alam niyo kung bakit. Once na tayo ay galit, nagbibigkas tayo ng masasakit na salita. Diba? Parang ano tayo, parang ratatatatatat, kung ano lang pumasok sa utak natin, yun na yung nasasabi natin. So ako yung tipo na hanggat maaari, ayokong magbigkas ng masasakit kasi kapag ako yung nagalit, hindi mo makakalimutan yung sasabihin ko sa'yo. Pero once in a lifetime lang yun, yung kapag pumutok na talaga yung galit ko talaga. Pero hanggat maaari ay pinipigilan ko. So kaya siguro yung tao na to ay ako, kilala ko siya. Tapos siguro dahil nga ugali ko nga na wala na akong palipaliwanag, once na ayoko yung ginawa mo sa akin, ay block na lang kita. Ay, hindi na lang kita kakausapin. So ganun yung ano, siguro parang mas tumindi yung gigil niya sa akin, kaya siguro naisip niya yan lang yung paraan niya. At sabi ko nga sa inyo, kasi hindi ko nga ugali talaga yung makipag-away. Tapos kahit nga yung ano ng kapatid ko eh, yung bunso kasi namin, nagpaanak sa may asawa, so yung asawa niya, shout out sa kanya, no, na lagi nagme-message sa akin dun sa mga comment section. So sabi niya gawin ko daw content yung sa kapatid ko, no, na nang-aagaw ng asawa. Sabi ko sa kanya, alam niya, akala niya kasi siguro ay yung palapatol ako sa mga away or mahilig ako sa mga ganyang eksena. Sabi ko lang sa kanya, magpatulpo ko na lang, be, suportado kita. So, ayun, tumahimik siya, tapos ano, parang sabi niya, thank you, be, ha, akala ko kasi katulad ka ng iba, ng kapatid mo, ng nanay mo, na ano, na pagtatanggol pa yung kapatid mong bunso. So ako, syempre, sa tama ako, guys. Tsaka syempre, naiintindihan ko yung side ni ate. Kaya sa kanya talaga ako nakakampi. Kasi may point naman siya, guys, diba? Kaya, ayun. Kaya wala akong kwentang kaaway, guys. Siguro kaya talaga lalo siyang nagagalit. Kasi nga hindi niya ako maaway. Hindi ako yung palasagot. Hindi ako yung palapatol. So, baka yun yun talaga, guys. And then, sabi ko nga sa inyo, guys, hindi ako naniniwala sa kulam. Pero dahil dun sa nangyari sa akin, at next time ko na ikukwento to sa inyo, kasi medyo mahaba na yung nakwento ko sa inyo, yun yung abangan nyo, guys, na kwento ko. At ito yung first time kong na-experience na kulam na munti kong kinamatay. So, ayun lang, guys.